Naku po si attorney, oh. Sino ba tong attorney na ito? Saan programa ba to? Anyway, yun nga. Ayon sa isang abogado, ay hindi lamang suspensyon ang maaaring ipataw na parusa ng MTRCB sa mga nasa likod ng It's Showtime. Kasama na rin siguro si Vice Ganda at si Ayon. Pero sinabing may posibilidad na may makulong na parte ng It's Showtime depende sa magiging desisyon ng MTRCB. Talagang aabot sa pagkakulong, yung pagkain ng icing. Ano ba? Nasaan bansa ba tayo? Ano bang klaseng mga pag-iisip ito? Talaga? Nag-i-insinuate na may makukulong? Ano to? Alright. Oh, attorney. Mark Tolentino said that the Kapamilya Noontime Show might face more serious things if ever they will fail to convince the Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB officials that they didn't show anything indecent on their program. Okay. So, siguro, basta normal yung mga kausap ng It's Showtime at ng pamunuan niya ng programa, basta normal at walang bias yung mga nasa MTRCB, hindi naman sila darating sa punto na may parurusahan dahil wala namang dapat parusahan. Wala namang nilabag. Kung tutuusin, kung titignan natin, maigi talaga, wala po. Normal yon. Ano ba? Okay? Ano ba naman kasi ang pagkakaintindi nyo sa icing? Anong ginagawa dyan? Dinidilaan? Diretso sa cake? Wala sa finger? Ano ba talaga? Kinukutsara ba talaga ang icing? Yun ba yun? Tinitinidor? Siguro yung cake, pwede nang tiniduran, pero yung icing po ang pinag-uusapan dito. Kung hindi nila ma-explain ng maayos yan, pwedeng masuspend ang show, or kung hindi man masuspend, pwedeng ma-terminate ang and otherwise may criminal aspect pa yan, the lawyer explained. Pwede daw mawala ang show at pwedeng makulong si Vice Ganda at si Ayon Perez. Eto, kung sino ang maging liable, mayroong kulong pa yan na 3 months. Hanggang 1 year plus my fine na up to 100,000 pesos. Okay. Sa mga indecent at immoral show na nangyari, lalo na sa isang noontime program. Okay. Matindi, no? Matindi. Dumating na talaga sa punto na may makukulong. At eto ang si Rendon Labrador, dapat daw ay ikulong sa Manila Zoo si Vice Ganda at si Ayon Perez. Antindi mo? Sige lang. Tuloy mo yan. At yung mga pilit niyong pinapatumba at binabagsak, nakikita niyo naman, patuloy na namamayagpag. Dahil, bukal or pure yung kanilang intensyon sa mga ginagawa nila. Magpasaya sa It's Showtime halimbawa at makatulong sa mga kababayan natin. Ito po, kahit hindi fan ni Vice Ganda at ni Ayon, hindi naman suportado itong aksyon na ito ng MTRCB. Napakaganda na itong komento ng isang netizen na hindi daw siya fan ni Vice Ganda. Sabi, you know what? I'm not a fan of Vice a lot of times. I find him irritable. He talks too much and I like Eat Bulaga more, you see. But then, itong mga iba ngayon, sumusobra naman yata. They are like putting the cart ahead of the horse. No pun intended. He said that it will be a long way before a decision of MTRCB will be reached. Eh bakit parang ngayon pa lang po pinangungunahan niyo na? Ito ay patungkol doon sa lawyer nga na kuno ay posibleng makulong, may makulong. It's like establishing the groundwork ba for a possible suspension of the program. Nang sa ganon, hindi na mabigla ang mga tao sakaling ang may mawala sa ere na programa. Para ganyan ang maisip ng ibang tao. Oh, you see, hindi siya fan ng It Bulaga, ng It Showtime at ni Vice Ganda. Pero hindi niyo gusto etong ganitong insinuation, etong ganitong komento ng isang abogado. I think the best or it's best to leave the MTRCB to do what they are tasked to do. So with due respect, I think it's prudent for us all to just moderate your opinions regarding the matter so as not to add heat to an already burning issue. Tinutukoy niya yung lawyer na yun nga. May opinion at talagang tinuldukan niya na kabastusan at indecent act yung ginawa ni Vice Ganda at niya yun. Sana hindi lahat ng lawyer ay katulad mo na hindi marunong umintindi kung ano yung bastos sa hindi, kung ano yung indecent sa hindi,
kung ano yung normal at hindi normal. Alright?